talaga mga bro. Magandang araw sa inyo. Ito ngayon, meron naman akong video tutorial kung paano gumawa o mag-repair ng DVR, Digital Video Recorder. Ito yung ginagamit mga bro sa CCTV. Ito yung pinaka-receiver niya. Ang brand nito mga bro ay Smart Watch. Parang relo. Pero hindi siya relo mga bro. DVR. So, ang problema ganito mga bro ay sabi nung may-ari, dinala niya sa akin to. Una daw, may power siya, may display sa monitor, pero walang signal sa camera. Yun yung problema niya bro. Then, yung chinek ko, pinuntahan ko dun sa kanila before kasi dinala dito. Chinek ko muna kasi, kapit-bahay lang kasi namin eh. Tinignan ko, pero wala na siyang display. Wala nang lumalabas dito sa monitor. So, ang decide na ko na, dali ko na lang dito sa shop. So, mga bro, check natin kung bakit ganun. Saksak natin itong DVR. Ito yung power supply niya. Titingnan natin kung wala talagang display. Kaya mga bro, meron siyang power indicator, color red. Then, tingnan natin kung mag-display siya sa monitor. Signal o wala siyang display. So problema na ito, walang oscillation sa unit. So although na may power indicator siya, pero hindi nagigreen yung HDD, yung hard disk niya, yung indicator ng hard disk. So check natin mga bro, baka may problema ang power supply nito. So before tayo magbaklas ng unit sa mga ganitong klase ng kuha na naka-separate ng supply, nakalabas. Dapat, yun muna ang i-check natin. Hindi tayo mag-open agad ng unit. Yung mga bro, check natin ha. Galing muna natin sa laptop. So, ito yung power supply niya mga bro. 12 volts, 3 ampere. So, check natin to kung meron bang lumalabas na 12 volts. Meron siyang power indicator, pero hindi natin sure kung 12 volts ba talaga ang output nito or low current na siya or low voltage. So check natin. Una-una itong ating gagamitin digital meter, digital voltmeter. Ito yung gagamitin ko mga bro. Meron din naman tayong analog na meter na tester. Gagawa rin ako ng video nito about sa digital and analog tester, paano siya gamitin. Saka gagawa rin ako ng videos, video na how to test different kind of electronics component, good and bad. So dito muna tayo mga bro, check natin itong power supply ng DVR kung may voltage ba o current. Sakto ba ang nilalabas nito, pinuputus. So saksak natin mga bro. Natin mga bro, sa mga baguhan na gusto matuto ng electronics, paano mag-prepare, paano mag-check, kahit mga basic lang para mga ganitong mga problema, mga basic lang, hindi na kailangan na dalhin pa natin sa technician. So tayo na lang, pwede natin gawin. Una-una, meron kayong ganito, tester, either analog or digital. So, set natin sa DC. So, ito mga pong supply niya, 12 volts lang. So, select ko na lang sa 20 volts ang range ko sa DC. So, check natin nakasaksak ito mga bro. Napakita ko sa inyo na nakasaksak talaga, na meron siyang
Yan mga yan bro, mga bro. Kita niyan, meron din siyang power indicator. Ito yung supply ng monitor, ito yung sa DVR. So check natin. So ito mga bro, sa digital tester, okay naman na ma-reverse mo yung polarity. Kasi lalabas lang naman dito sa panel niya, negative ang values. So kung sakto naman, so positive, hindi naman siya masisira. So test natin mga bro kung sakto, kung may 12 volts na output ang power supply ng DVR. So ang itim, so sa label ng power supply ng adapter, ang negative yung nasa labas, positive yung nasa loob, yung pinakagitnan. Check natin mga bro, ito yung negative, yung itim, dito din lagay. Okay lang, mahawa kami yan mga bro, wala namang ano yan, kuryente. 12 volts lang naman. So, lagay natin sa gitna. Ayan mga bro, kita nyo. Mababa lang, 1.36. So, hindi pa siya stable. So, napakalaki ng binaba niya mga bro, from 12 volts. Naging 1.3 na lang, 1.2 something. So kaya nangyari mga bro, wala talaga siyang oscillation sa power, sa supply. So nangyari lang, umiilaw lang yung display niya, yung power indicator niya, pero walang oscillation. So ang problema mga bro, itong adapter niya. Ito naman, itong klase ng kanyang adapter, kanyang power supply. So ito, naka-fix siya mga bro, wala siyang screws na pwede natin buksan. Check natin kung may problema ba. Pero kaya naman ito mga bro, kung talagang masipag ka lang, pwede natin buksan to. Pero ang gawin lang natin para lang sa ito naman bili mong ganong kamahalan, madali lang din ito mabili sa mga electronic store. So ang gawin natin, palitan na lang natin ng ibang adapter mga bro. Pero same voltage and same current. Yep. Pwede nang hahanapin natin. Ito 12 volts, 3 ampere. So pwede nang 12 volts, 2.5 to 3.5. Okay lang yan mga bro. Huwag lang masyadong mataas o masyadong mababa. So try natin yung power supply na iba. Wait lang mga bro, kukuha lang. Ito mga bro, meron ako ditong power supply. Ito, 3 amperes din to, 12 volts. Pero malaki lang yung ano niya, yung kaha niya. Compare natin din sa original niya. Mga bro, pero same rating sa din to mga bro. So, check natin mga bro kung mag-oscillate ba yung ating DVR. O, measure na natin mga bro yung voltage nya. Yan mga bro, may ilaw na rin. So, test mo na natin. Gamit natin ng digital multimeter. Meron ba itong supply? I-reverse ko mga bro. Subukan natin itong positive sa ground. Tingnan natin kung ano magiging. Ayan mga bro, negative 12. So yun yung nagiging reading niya pag nare-reverse mo yung polarity. So sakto natin mga bro, negative yung sa labas, positive yung loob. Ayan mga bro, 12.19 ng nasukat natin, 20. So mga bro, test natin to. Supply natin dito sa DB. Tingnan natin kung magkaka-display sa monitor. Mga bro, meron na siyang power indicator. Tingnan natin kung magi-green yung HDD. Pag nag-green to, ibig sabihin, nag-oscillate na yung power niya. Tingnan natin mga bro. Tayin natin. Tsaka actually, pag DVR, nag-dip to eh. Pag merong nag-oscillate na yung power niya. Kung work yung DVR, nag-dip yung speaker niya sa loob. Tingnan natin mga bro. Okay.
beach siya. So, ibig sabihin nun, okay na to. Mag-oscillate na siya. Tingnan sa monitor kung mag-display. On natin yung monitor. I-check lang natin yung connection natin. Pwede kasi nag-lose lang. Kaya walang display. Pero rinig nyo naman mga bro, nag-isolate na siya. Tingnan na natin dito. Ayun mga bro. Kita nyo mga bro, meron na siyang display. Lapit natin. Ayun mga bro, lumabas na yung brand ng DVR, smartwatch. Try natin mga bro na lagyan ng camera, yung pinaka CCTV camera niya. Wait lang mga bro, ako kukunin na yun. Ito mga bro, ang pinaka camera ng DVR. Actually, apat to mga bro. Isa lang yung iniram ko, yung dinala. Kasi ipang titest ko lang naman kung gagana. Titest ko sa apat na slot niya kung gagana. Then, siguro yung tatlo, doon ko na lang ititest pag install ulit ng DVR. So, install natin mga bro. May supply din yung ano mga bro, itong pinaka-camera niya. Ito yung power supply niya. Rating, 12 amperes. 12 volts, 2 amperes. So, saksak natin ito mga bro. Mga bro, gagawin lang natin. Lulus yung ano niya. Medyo luma na kasi itong monitor ko. Pinakalabang na. Yan. Saksak ko mga bro, plug-in ko siya sa isang apat kasi na slot mga bro, yung slot ng CCTV camera. So, saksak ko siya sa V-in 3. Tingnan natin mga bro kung nag-display siya. Okay na yung kwan niya. Ayan mga bro. So ito yung ano niya, yung isang slot na yung VN3 niya. So lipat ko mga bro. Naglulus kasi yung ano natin mga bro, yung cord ko na HDMI. Medyo maluwag siya. Ipat ko sa isang slot mga bro.
Yun, mga bro, okay din yung isang slot. So lipat ko sa isang slot pa. So may dalawang slot pa na lang matitira. Lipat natin. Yun mga bro, lipat pa natin sa isa. Yun mga bro, working lahat mga bro. Okay na yung apat na slot ng camera. Gumagana na siya mga bro. Bukas na lang malalaman na natin kung okay ba yung tatlong camera na iniwan ko dun sa mayari. So mga bro, yan mga bro, gumagana na yung ating DVR. So yun lang pala mga bro ang naging problema, yung ating adapter, yung power supply niya. Hindi siya nagbibigay ng tamang voltage, kaya walang oscillation. Yan mga bro, kung nais nyo matuto kung paano mag-repair ng mga electronics devices, mga appliances natin, so magagawa pa ako ng mga videos na mga bro na makakatulong, lalo din sa mga baguhan lang na gusto matutong mag-repair ng appliances. Ituturo ko mga bro sa paano paggamit ng tester, digital and analog, paano mag-reading ng mag-test ng component, good and bad components. Marami tayong mga videos na gagawin mga bro para ngayong mga pandemic, at least meron tayong ma-share man lang natin yung ating talent na binigay ni God. Kung meron mga problema sa bahay, mga appliances na maliit lang naman ang problema, so pwede na na kayo na lang mag-repair. Kaya nyo mga bro, kung meron kayong mga tanong, pwede nyo akong tawagan or mag-chat kayo, mag-message kayo, para may ma-advise ako, may tulong ako sa inyo mga bro. Yun mga bro, salamat sa time nyo mga bro, sa sana may natutunan kayo about sa itong DVR na wala siyang power, walang oscillation. Sana natutunan nyo mga bro na paano ang unang step na pag-repair pag walang power. So unang-una, yung ating adapter, yung power supply, before tayo mag-open ng unit, yun muna yung i-check natin mga bro. Kasi sayang naman na dito agad tayo nag-focus, i-open natin, mag-check tayo. So may mga instances na mas complicated na din tayo agad nag-check. Ang iba pa nga ginagawa, nagsosolda agad sa board. So ang nangyayari, nagkakaproblema pa. At least na yun lang yung problema, sa labas lang. So pumasok agad dun sila sa pinaka critical na part. So yun mga bro, salamat. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and mag-likes, mag-share ng videos, and hit nyo na rin yung tiny bell para sa updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Mga bro, salamat. God bless sa ating lahat. Nawa'y pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat.